Ang ating pag-usapan ngayon mga kabro ay tungkol sa pinaka-armadong Puhang-class Corvette na nagsiservisyo sa Philippine Navy. Ito ay ang BRT Kundrado Yap at ang sea trial ng dalawang multi-role response vessel ng Philippine Coast Guard. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button sa baba pati ng notification bell para palagi kang updated sa mga videos na aking i-upload. Maraming salamat po. Ang BRT Kundrado Yap ay isang Puhang-class Corvette galing sa South Korea at sa kasalukuyan ay nagsiservisyo sa Philippine Navy. Ito ang pinakauna at pinakamodernong Corvette at isa rin sa pinakamaraming armas na kanyang dala. Ang barko na ito ay ang BRT Kundrado Yap. Ang barko na ito ay may haba na 88.3 meters or 290 feet at may beam na 10 meters at ang kanyang drop ay 2.9 meters. At may bigat na 1,220 tons fully loaded at may crew capacity na 118 katao at kaya nitong mag-operate non-stop ng 20 araw sa laot. Ang barko na ito ay tumatakbo ng maximum na speed na 30 knots at may range na aabot hanggang 4,000 nautical miles at ginagamitan ito ng combined diesel or gas at LM 2500 gas turbine at ang barko na ito ay sadyang dinidisenyo para sa coastal defense at anti-submarine operation. At sa kasalukuyan ay ginagamit ang barko na ito sa Philippine Navy for anti-submarine warfare. At ang DND or Department of National Defense ay nag-request pa ng karagdagang units na maitatransfer sa Pilipinas noong 1987, ang barko na ito ay nakomisyon sa Republic of Korean Navy sa pangalan Jongju at dinikomisyon ito ng Korean Navy noong December 2016 pagkatapos ng nagsiservisyo ng ilang dekada sa Korean Navy. At noong August 5, 2019 ay tinatransfer ito sa Philippine Navy at sa ginawang commission ceremony na ginanap sa Chengjai Naval Base, South Korea, siya ay kinomission at tinatawag na BRT Kundrado Yap, PH-39, pinangalanan sa isang sundalo na Pilipino na si Captain Kundrado Yap na nakipaglaban sa panahon ng Korean War at kasama sa barkong ito ay ang AW-159 Wildcat Helicopter para mabuo ang anti-submarine warfare capabilities sa Philippine Navy. At ang barko na ito ay armado ng dalawang Otomilara 76mm 62 caliber compact naval guns at dalawang Otovrida 40mm L-70 twin naval guns at dalawang MK-32 triple torpedo tubes at dalawang MK-9 depth charge racks at anim na M2 Browning 50 caliber machine gun. At bago na i-transfer ang mga assets na ito, dito sa Pilipinas, ang Philippine Navy ay may kakulangan sa anti-submarine warfare capabilities sa rehiyon na kung saan dumadami ang mga submarine na nag-operate sa mga kalapit na mga bansa. Samantalang, ang Philippine Coast Guard ay nagsasagawa ng opisyal na si trial para sa pinakamalaking barko na kanilang kinuha sa kasalukuyan, ang Multi-Role Response Vessel or MRRV-9701 sa karagatang labas ng Japan. Ang si trial ng MRRV-9701 mula Enero 25 hanggang sa Enero 28, ito ay upang sukatin ang performance ng barko at general seaworthiness kasama sa pagsubok ang pagsukat ng bilis or speed ng barko, maneuverability, functionality of equipment at safety measures sa pagdating sa Maynila sa huling bahagi sa buwan na ito. Ang Multi-Role Response Vessel or MRRV-9701 ay ibibigay sa serbisyo ng Philippine Coast Guard bilang Barko Republika ng Pilipinas or BRP Teresa Magbanwa bilang parangal sa isang Filipina na guro
at isang military leader noong taong 1896 Philippine Revolution laban sa mga Espanyol na tinatagaruyang Bisayan Joan of Arc. Ang Multi-Role Response Vessel or MRRV-9701 ay ang unang dalawang 97-meter vessel project na kung saan ay ang Japanese government ay ang nagpipinan sa ilalim ng Phase 2 sa Maritime Safety Capabilities Improvement Project or MSCIP sa pagitan ng Philippine government sa pamamagitan ng Department of Transportation at ang bansang Japan noong taong 2016. Ang mga tuntunin ng proyekto ay nanawagan para aplikasyon ng teknolohiya ng Japan na kinikilala ang kanilang kapansin-pansing kadalubhasaan sa paggawa ng mga barko. Ang bawat isa sa mga bagong Multi-Role Response Vessel or MRRV ay may sukat na humigit-kumulang 97 kameter at may pinakataas na bilis na hindi bababa sa 24 knots at isang endurance na hindi bababa sa 4,000 nautical miles. Ang mga barko na ito ay may kakayahang magsasagawa ng sustained maritime patrol sa maritime jurisdiction sa ating bansa kasama ang West Philippine Sea at ang Philippine Rise. Bilang karagdagan, ang dalawang barko na ito ay makabuluhang magpapalakas sa kakayahan ng Philippine Coast Guard sa pagsasagawa ng Maritime Search and Rescue, Maritime Law Enforcement, pati na rin ang Humanitarian Assistance at Disaster Response Operation sa karagatan ng ating bansa at Exclusive Economic Zone. Ang sea trial ay isinagawa ng Shipbuilder Mitsubishi Shipbuilding Company Limited Vessel Consultant for MSCIP Phase 2 Project, Japan Maritime Science Incorporated, Nippon Kaiji Kyukai Enki Classification Society at iba't ibang mga gumagawa ng mga kagamitan. At ang Philippine Coast Guard or PCG MRRV-9701 officers at ang mga crews. At bago tayo magtapos, shoutout sa ating mga kaibigan na sina kaibigan Rickson Acuno, Renato Padon, Alison Acuno, Romer Agno, Kix Imperial, GBY from Kuwait, Jordan Unate, Ferdinand Aridudon from Tabak Guardian, Saudi Arabia, Erwin Lopez, Nelson Peñalosa Bulante, Sunny Yabes, kaibigang Daryl Ichage, Eduardo Discalier Jr., Frigil Iscalida, Marlon Sauquillo, Romeo Tabige, Marvirek Bajamonde, Juana Corvera, Ken Sales, Marvin Balise, Christos Damis Espiritu, at sa ating kaibigan na si kaibigang Hopkins Lopez na nasa Saudi Arabia ngayon. Ingat kayo dyan palagi bro. Maraming salamat sa panonood. Magandang umaga, gabi, tanghali sa inyong lahat. Maraming salamat po.